Yeah, ako, I don't want to talk about it anymore. No? Natapos na yung issue, hindi naman talaga mangyayari. I've made my point. He already apologized for what he said. And I want to leave it at that. Ayaw ng pag-usapan pa ni Senator Panfilo Lacson ang issue hinggil sa naging panawagan ni Congressman Lito Atienza noong nakaraan na umatras na siya sa kanyang kandidatura para bigyang daan ang posibleng tandem nila Senator Manny Pacquiao at Senator Tito Soto III. Ayon kay Lacson, tapos na ang issue at muling nanindigan na hindi niya iaatras ang laban sa pagkapangulo. Sinabi rin nito na payag naman siyang i-endorso ng ibang kandidato ang katandem na si Soto pero hindi siya dapat sabihan na mag-withdraw sa kanyang kandidatura sa presidential race. Humingi na ng paumanhin si Congressman Atienza kay Senator Lacson matapos nitong manawagan na umatras na si Lacson sa kanyang kandidatura bilang pagka-presidente. Tinanggap na ni Lacson ang paghingi ng tawad ni Atienza, gayunman nanindigan na itutuloy nito ang laban hanggang sa matapos ang eleksyon. Kung interesado siyang magkaroon ng Pacquiao Soto, pwede rin naman, sinishare ko na nga eh. But to ask me to resign, no, hindi mangyayari yun because I already said my piece eh. Na I felt insulted nga the first time he asked for it. So babalik pa ba uli natin yung issue? It is a non-issue actually. No? Maski isang leg na lang yung itatakbo ko, I will finish the race. Maski crippled ako, I will crawl to finish the race. Yun. Yun ang aking position. So non-issue yung withdrawal. Samantala, nanindigan ang Lacson-Soto tandem na wala silang babaguhin sa kanilang campaign strategy kahit pa napag-iiwanan si Lacson sa presidential survey. Kumbinsido ang Lacson-Soto team na magandang estilo ang open forum na kanilang isinasagawa sa kanilang kampanya kung saan hinahayaan nilang magtanong ang mga kababayan natin mula sa iba't ibang sektor hinggil sa kanilang mga hinaing sa usapin ng agrikultura, kalusugan at iba pang problemang kinakaharap ng bansa. Binigyan diin ni Lacson at Soto na may mga solusyon silang nailalatag sa bawat tanong na ibinibigay sa kanila. At naniniwala ang mga ito na malaking tulong sa kanilang pangangampanya ang pakikipagdialogo sa ating mga kababayan upang makumbinsi na suportahan ang kanilang kandidatura sa darating na eleksyon. Kami ang style namin na dialogue. We're not into those political rallies na tating kandidato magsasasalita at hindi niya alam kung nagustuhan ng mga sinabi niya. We learn a lot from them, yung mga common problems, common issues, concerns, nakukuha namin and we are forced to research kasi minsan hindi namin alam yung sagot, babalikan namin. Sinabi rin ng Lacson-Soto tandem na iba ang kanilang nararamdaman na suporta sa kanilang pag-iikot sa bansa kumpara sa bilang ng mga supporter na inilalabas sa survey. Kanina, personal na bumisita sa Campo Crame si Senator Lacson at sinabing kumpiyansa siya na makakakuha rin ng suporta mula sa grupo ng mga uniform personnel. Nauna nang nagpahayag ng suporta sa kandidatura ni Lacson ang mga halos 300 retired generals mula sa hanay ng pulisya at militar. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.